inihahandog na Myopia Event Planners and Productions. 7. CMO Battalion. Youth for Peace Movement, Reba Isiham. Malacanang Indak Group. At ng Dayan C. Mananing Productions. Hustisya para kay tatay! Ba't gumising ka dyan? Nasaan ang hustisya sa ginagawa nila? Mama, nasaan na po si Papa? Sobrang namimiss ko na siya. Lahat tayo ay nakakulong sa iba't ibang rehas. Hindi niyo alam kung anong nararamdaman ko. Hindi niyo alam kung paano tinis ang lahat ng panguyam sa akin ng ibang tao. Wala namang nakakaitinis sa akin eh. Wala namang nakikinig sa akin. Ako na naman pinag-iinitan mo, ate. Eh, totoo naman eh. Alam mo namang lima tayo magkakapatid dito, tapos wala ka man ang ginagawa para makatulong dito sa bahay. Rehas na hindi natin tiyak kung kailan tayo makakalaya. Sino'y nagsasabi po ako ng totoo? Kahit magpamedical test pa tayo ngayon, sir, kayo kong patunayan sa inyo yun. Anong karapatan mong tumuktong sa bahay na to? Matapos mo akong lukoy, matapos kong ibigay sa'yo ang lahat, tapos ito lang i-guarantee mo sa akin! Anak, ano pa yung kailangan namin gawin? Para mapaamin ka lang namin, lahat ng bagay iniharap na namin, ikaw na lang ang mismo ang ayaw magpatalo sa sarili mong pride. Anak, bakit ka ganyan? Ano ba nangyari sa'yo? Ang rehas na kung saan naghihintay tayo sa muling pagsikat at paglubog ng araw. Sabi naman sa'yo, Bes, eh, huwag kang agad-agad magtitiwala sa tao. Ano ang susuportahan sa love life ko, Bes? Hindi naman sa ganun, Bes. Kasi alam mo naman, alam mo pinagdaanan sakit sa buhay. Tapos, heto ka na naman. Ngunit mas mahirap maghintay sa rehas na kung saan hindi mo alam kung may hinihintay ka pa nga ba. Alam mo, Bes, parang ikaw si nanay. Ang dami niyong alam. Hindi niyo naman nararamdaman yung nararamdaman namin, pero kung makapangusga kayong wagas, parang alam niyo na lahat ng bagay sa mundo. Basta, nagtotoo na siya na parang si Mama. Si Ate Nadine, ang dami niyang alam, kaya umalis na lang ako. May pag-asa pa nga bang naghihintay sa kaybuntura na yung puso? Para sa akin si Toplo, wala nang iba. Gusto mo rin pala. Pinagod mo pa kami. Kailan ka nga ba makakalaya mula sa pagkakulong? Bes, tulungan mo. Anong ginagawa ko dito? Ano nangyari sa'yo? Bes, ginahasa ako na kumadre ng mga rebelde. Bes, hindi naman ganda ginawa nila sa'yo. Pero sana, Bes, narealize mo ding mali ka dun. Pagkakulong mula sa kamalian ng iyong nakaraan. Bakit ganito nangyayari sa anak mo? Kung nandito ka man, kung maaari, pakigabayan ng ating anak na naniligaw ng landas. Sana naiintindihan mo ko, hindi ko to kayang mag-isa. Kasi at tingin sa akin ng lahat, hindi daw ako marunong makinig. Hindi rin daw ako marunong makiramdam. Bakit kaya naging ganun si Bes? Wala naman ang ibang naging intensyon, kundi mapabuti lang siya. Ang mailay wala sa kapahamakan. Pero bakit ganun? Tayo na nga lang tumutulong sa sakripisyo. Tayo pa nagmumuhang masama. Mga pagkakamali na iyong nagawa mula sa... Punyada kayo! Prince ng Kawalan.